Magno, ikaw? Oh, ako nga. Ang manugan mo at sa ayaw at sa gusto mo, pipirma ka. Kung di, ngayon pa lamang ay hindi mo na makikita ang anak mo't apo mo. Sige! Subukan mong bunutin ang baril mo at mauunang sasabog ang ulo mo. Limuel, anong ibig sabihin nito? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mong pusakal ka? Oo, pusakal nga ako. Anay ng lipunan. Gawain hindi tama ang kinabubuhay ko sa araw-araw. Pero sino ang gumawa ng pagiging pusakal ko? Sino? Hindi ba't kayo na nagsasabing pamilya ko? Nasaan kayo nang kailangan ko ang sinasabi niyong pamilya ko? Lemuel, patawarin mo ko. Napakalaki ng kasalanan ko sa iyo, pero maniwala ka't sa hindi. Araw-araw kang laman ng aking isipan. Hacienda Monteverde, mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Hacienda Monteverde! Nakaraan, mabilis na naisakatuparan ni na Magno ang plano nilang pagtakas. Sa pamamagitan ng bantay na pulis, na mas pinili pa ang pera kaysa kalayaan, ay nakatakas nga si na Magno. Naghatid ito ng kaba kay Don Felix, kaya agad nitong pinuntahan si Manuel sa apartment ni Iya upang bigyan mabala ang dalawa at upang mapag-usapan nila kung ano ang kanilang gagawin. Gayong nakatakas si Mang. Samantala, hindi na maalis sa isip ni Layla ang mga posible nitong gagawin para maprotektahan ang ama mula sa pakikipaglapit ng ama nito kay Manuel. Kitang may mga pulis na magbabantay sa kanyang dating kwarto sa ospital. Agad namang iminungkahi ni Don Felix ang paglipat ni Manuel sa mansyon para maprotektahan ang apo mula sa mga kamay ni Magno. At dito natin ipagpapatuloy, mga kaibigan, ang ating dulang tinamagata. Hacienda Monteverde! Tara na sa loob ng mansyon. Hala. Ah, wow! Ang ganda-ganda talaga ng mansyon na to. Ang ganda nga at ang laki-laki. Naalala mo pa ba ang mansyon na ito, apo? Opo. Iniisip ko nga ang malaking puno ng kainito dito. Naalala mo pala ang puno ng kainito. Hindi yun dito, kundi doon yun, sa likuran ng mansyon. Ah, sa likod pala yun. Doon kita madalas na laruin sa likod ng mansyon. Kasi malilim doon at presko ang hangin doon. Dahil sa mga tanim nating mga punong kahoy. Oo, naalala ko na. Maraming ang punong kahoy. Namiss ko rin ang mansyon na to, Lo. Nakapunta ka rin pala dito, iha. Opo, madalas po ako dito noon. Lolo,
Sigurado kayo na hindi kayo magkakaproblema? Oh, walang problema po. Sana matanggap ni Layla si Neda. Sandali lang. Si Beatrice yata itong kasalubong natin. Beatrice! Ay, sir. Tumating na pala kayo. Oo. Oh, saan ka pala pupunta? Ay, mamamalingki po ako, sir. Oh, tabang-tama. Damihan mo ang bibili mo pagkain at pagdating mo, magluto ka ng marami. Dalawa ang bisita ko ngayong araw. Opo. Opo, sir. Pero sa ngayon, bumalik ka muna sa kusina at ipaghanda mo muna kami ng merienda naming tatlo. Dito lang kayo at tatawagin ko ang tita Layla mo. Sige po. Sweetheart. Oh, ano? Parang kinakabahan ako. Ikaw lang ba? Pati rin ako, no? Teka, ako yata ang dahilan eh. Anong sasabihin ko pag kaharap na natin si Dahlia? Humingi tayo ng pagmanhin. Ano pa nga ba? Si Tita Layla. Pamilyar nga ang mukha. Sino kayo? Paano kayo naka... Iya? Magandang hapon po. Anong ginagawa mo dito? Ang kapal din ng mukha mo, no? Tita, wala pong kasalanan si... At sino ang may kasalanan? Ikaw? Anong ginagawa niyo sa pamamahay ko? Mga traidor! Layla! Papa, maluluko ang mga ito. Paalisin niyo sila. Mga bisita ko sila, anak. Ano? Apo, iya. Maupo muna kayo. Papa! Upo kayo. Ano ba kayo? Hindi niyo ba maalala ang sinabi ko na... na naging nobyo ni Dayla si Jeda. At talagang paninindigan niyo pa ang pagiging Jeda ng lalaking yan. Hoy, lalaki! Kung iniisip mo na, mauuto mo rin ang papa ko. Nagkakamali ka. Layla! Itinaon niyo pa na talagang wala dito ang anak ko. At dala-dala niyo pa ang traidor na yan. Layla! Layla! Bumalik ka rito! Layla! Buti na lamang at umalis na si Tita Layla sa harapan natin. Kundi, dito sila magbabagayang mag-ama. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Ay, relax ka lang. Paano ako makakapag-relax? Pag ganito na, nag-aaway ang mag-ama dahil sa akin. Natural lang yan. Nabigla lang si Tita Layla. Pero mabait yun. Tama nga ba ang pagsama natin dito? Oo naman. Wrong timing yata eh. Anong wrong timing yung sinasabi mo? Kung hindi ngayon, kailan? Yung tanggap na ako ni Tita Layla. Heto na nga ang araw na dapat kang tanggapin ni Tita Layla. Dahil sa tanggapin ka man niya o hindi, hinding-hindi mabubura ang katotohanang isa kang Monteverde. Thank you.
hindi nyo na ginalang ang damdamin ng apo nyo, Papa. Tinala nyo pa talaga ang dalawang yun dito. Ano bang ipinagbuputok ng butsi mo, ha? Dahil sinasabi mong ipinagpalit ni Jeda si Dalia kay Iya. Papa, naging nubyo ni Dalia ang lalaking yun. Nasa nang delikadisa ng dalawang yun, ha? At dalawa pa talaga silang pumunta dito. Layla, anak, mas mawawalan ng delikadesa ang anak mo kung natuloy ang pagkikipagrelasyon niya kay Jeda. Dahil magpinsan si Jeda at si Dalia. Papa, at talagang pinanindigan niyo ang paniniwala niyong yan? Hindi si Jeda ang lalaking yun, Papa. Kayo na ang nagsabi. Hindi Jeda ang pakilala niya sa inyo. Tama ka, anak. Kaya't imposible ang sinasabi mong niloloko lamang ako ni Jeda. Dahil hindi niya intensyon na lukuhin ako. Kung hindi niya intensyon na lukuhin kayo, bakit niya sinasakyan ang paniniwala ninyong siya si Jeda? At ano rin ang basihan mo para hindi maniwalang hindi siya si Jeda, Aber? Maraming taon na ang nakakaraan, Papa. Hindi na ninyo alam kung sino-sino ang magpapanggap na siya si Jeda. Hindi nagpapanggap si Jeda na siya si Jeda. Sa katunayan, hindi niya alam na siya si Jeda. Hindi niya alam na siya si Jeda? Ibig sabihin, Papa, tama nga ako na gumagawa kayo lamang ng isang Jeda at pinapaniwalang si Jeda nga ito. At kwintas na suot-suot niya ang makapagsasabi na siya nga si Jeda na matagal ko nang hinahanap. Kriminal ang lalaking yon. Hindi malayo na kung nakita niyo na nga sa kanya ang kwintas na yon, ay malamang ay ninakaw o hinablot lamang niya ito. Pasensya na kayo, mga apo. Nabigla lamang ang inyong tita, Layla. Naiintindihan ko po. Asa na po pala si tita Layla? Nagkulong siya sa korte niya. Paano yan, Lo? Dito pa ba kami titira? Oo naman. Pero hindi pa po ako tanggap ni tita Layla. Pamamahay ko ito, apo. Patitirahin ko dito ang sino mang gusto kong patirahin at walang magagawa ang tita Layla mo. Kaya lang po ay nakakahiya. Dahil lamang po sa akin ay nag-aaway na kayong mag-ama. Anak ko ang tita Layla mo. Pero anak ko rin ang nanay mo. Huwag kang mag-alala, apo. Maaayos din ito. Ano kaya kung saka na lamang po ako dito titira? Pagtanggap na ako ni Tita Layla. Hindi ko pa alam, apo. Nag-aalala ko sa sitwasyon mo. Gumagala si Magno at natatakot ako na baka bigla ka na lamang niya na matuntun at makita. Ang mabuti pa po ay dito muna kayo ni Iya matulog. Bukas na lang ulit natin ang pag-usapan kung ano ang dapat nating gawin. Sige po, kayo po ang bahala. Thank you.
Anong masasabi mo sa mga dumating na mag-almas natin? Hindi ka libre ang mga baril na ito, ha? Ano? Bilib ka na ba sa akin, ha? Bilib na bilib. Iutos mo lang kung anong gusto mong gawin. At nakanda ako at ng mga kasama natin. Kung mausap ka ng mga tao na pwedeng pumasok sa opisina ng Monteverde, anong gagawin niya doon? Sabihin mo sa taong yon, napuntahan ang nagngangalang Mr. Ocampo sa opisina ng Monteverde. At banggitin ako sa kanya. Alam na ni Ocampo ang kanyang gagawin. Ito pa talaga pinatulog ni Papa ang dalawa. Mga walang mudo. Mga walang hiya. Sinamantala talaga ang kabaitan ni Papa. Hindi pwedeng wala akong gagawin. Ano ba naman ang anak kong yun? Saka naman, wala siya dito. Kung kailan ko siya kailangan, saka naman nag-extend ng bakasyon. Hindi namang banggitin ko sa kanya na naririto ang dalawa. Hindi na niya mai-enjoy ang bakasyon. Ngayon pa man din, nagbakasyon sa Boracay ang anak ko. Tapos, masisira lang. Ako na lang ang gagawa ng paraan para mailayo ko kay Papa ang tinatawag niyang apo. Sige, kumain kayo lang kumain. Nasaan po si Tita Laila? Hindi po ba siya makikisabay sa atin? Hayaan mo muna siya. Nabigla siya sa pagdating mo. Sa tagal ng panahong nawala ka, bigla kang sumulpot. Dagdag pa natin na niligawan mo pala si Dalia. Kaya hindi mo masisisi kung galit ito sa'yo. Huwag kang mag-alala, apo. Unti-unti rin ay maliliwanagan din siya. Si Dalia po, hindi ko pa po napapansin, Lolo. Ang sabi ng Tita Lila niyo, sumama pala siya sa mga kaibigan niya. Nagpunta raw ng Boracay. Mabuti naman. Kundi, dala-dalawa sila ng kukontra sa akin dito. Sinabi mo pa, matatanggap ka rin nila po. Dahan-dahan lang, unti-unti. Nabigla lamang sila, kaya siguro ganyan ang mga reaksyon nila. Pero pag nagtagal, magiging isang buong pamilya tayo. Sana nga po, Lo. Sana nga po. Kailangan may gawin ako. Hindi pwedeng magtagal sa mansyon na ito ang lalaking yon. Kailangan makausap ko ang pulis na dating nagbabantay sa kwarto ng lalaking yon. Hahanap ako ng paraan para madiin ang lalaking yon at nang makulong. Pero paano? Hindi ko naman alam kung ano ang kaso niya. Hindi ko rin alam kung ano ang kriming nagawa niya. Ang mabuti pa ay kausapin ko ang pulis na dating nagbabantay sa lalaking yun. Sa pulis na yun ako magsisimula.
Napasyal kayo, Mrs.? Oo. May gusto lang sana akong malaman. Ano po yun? Tungkol po dun sa na-confine sa ospital na pinabantayan nyo sa mga pulis. Ano pong nangyari at hindi nyo itinuloy ang pagbabantay sa kanya? Ano ba ang kaso ng lalaking yun? Magkano ang kailangan mo para magsalita ka? Kayo po, magkano po ba ang kaya ninyo? 100,000. Maina po kasi ang ebidensya ng mga pulis para makulong ang lalaking yun. Bakit? Ano po ba dapat ang kasalanan niya? Hindi niyo po ba alam, Mrs.? Ha? Ang alin ang hindi ko pa alam? Tatay niyo si Don Felix. Hindi niyo ba nabanggit sa inyo ang tungkol sa lalaking yun? May inililihim talaga sa akin si Papa. Malihim kasi si Papa eh. May mga bagay na ayaw niyang sabihin sa akin. Ano kaya yun? Alam niyo, ang lalaking yun, Mrs., ang itinuturo ng ninyong asawa na dumukot sa papa ninyo. Ano? Ano ang gagawin ni Layla ngayong nalaman na si Manuel pala ang dumukot sa kanyang papa? Mga kaibigan, huwag ninyong kaliligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Hacienda Muntiverde! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, June Cabato, Amy Diaz, Oscar Ora. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ang tulong ng inyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni June Cabato, Hacienda Muntiverde! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines.